What's up mga bolero? So welcome back. So buti makapag-reaction na ako ngayon. So ang last na upload ko yung kay Hamon ni Salt Papi kay ano, kay Rendon. So may sagot na pala si Boss MG, si Makagago dito sa channel niya. So tara, panoorin natin. Hindi ko pa napapanood to. Samahan nyo ako sa mga hindi pa nakapanood, panoorin na natin to. Game. So what's up sa mga kakumbre ko dyan? Makagago, what's up na naman niya pala to. At syempre mga kakumbre ko, itong video na to ay para kay Salt Papi. Now, si Salt Papi ay nag-video kung saan binibigyan niya, kung saan nagsabi siya na binanggit niya yung pangalan ko. Then gusto niya daw labanan si Rendon Labrador sa Battle of the YouTubers. Now, ang sa akin naman, kung gusto niyang labanan si Rendon Labrador, eh definitely sa tingin ko that's a big no sa kampo namin, kasi hindi lumalaban si Rendon Labrador ng suntukan, because the guy is a basketball player. So hindi na natin pwedeng sabihin na malaki si Rendon, maliit si Salt Papi, mas mabigat si Rendon, mas maliit, mas mapayat si Salt Papi. Hindi, that's not about that, kundi sa skills. Si Salt Papi ay highly trained professional boxer na. So oy, alangan na hindi pa professional si Salt Papi, di ba? Panood ko yung mga video niya eh, amateur lang din. Talagang nagte-training lang. Siguro yung nagte-train sa kanya is professional, pero Salt Papi hindi naman yun professional boxer. Man, makipagsuntukan yung isang kunwari tulad ko o tulad ni Rendon, hindi naman kami marunong mag-boxing. Iba ang boxing sa suntok kalye, mga walang bullshit lang sa kalye. Eto, mga kahombre ko, literal na professional na itong taon na to. So, definitely, pag isang sapak, putang ina, tulog ka ganyan, mga isang linggo. Putang ina. Plus, so natuwa ako sa sinabi ni Boss MG dito. Kasi ano eh, yung totoo yung sinabi niya. Hindi yung, although alam natin si Boss MG medyo mayabang din magsalita, pero totoo naman yung sinasabi niya. At least dito medyo aminado siya, di ba? So yun yung nagustuhan ko dito sa ito, sa video na to. So tuloy natin yung iba pa, ano pa yung sinabi niya. Natuwa ako doon. Isang linggo pa kaming comatose. Isang linggo to comatose pa. Mga 2 weeks tulog. So, I don't know if it's okay, if it's gonna work, if it even gonna work, if it will fit. Pero malapit na namin makausap ang kampo ni Salt Papi. Oh, which is, that's the good side of this. Kasi may counter offer kami sa kanya, and yung counter offer namin would be yung manalo between Boy Tapang and Boy, or between Boy Tapang or Boy Ungas dito sa championship namin sa February 26 sa ganaplive.com. So yun lang ang masasabi ko lang, isang karangalan na mabanggit ang pangalan ko sa Papi, kasi syempre the guy is just an international player. So boxer palabel siya nila Jake Paul. Yan, mga yan. So that's crazy. It's crazy na nakikilala niya ako. Even si Rendon, syempre even yung Battle of the YouTubers, grabe. And sa totoo lang, alam ko naman na etong si Salt Papi ay parang, I don't think na, you know, sa utak negosyante ko, no? hindi pera ang gusto niya sa Battle of the YouTubers. Ang kaya lang siya ganito, I think, gusto niya lang lumaban maybe dito sa Pilipinas sa isang malaking platform tulad ng Battle of the YouTubers, or gusto niya lang talagang gusto niya patahimikin maybe si Rendon totally for yun, pwede, o kaya pwede naman yun, sangayon ako doon kay Boss MG. Gusto niya lang patahimikin si Rendon, kasi kilala natin si Rendon na ano talaga eh, pinupuna niya eh, marami siyang pinupuna. So, siyempre, hindi naman pwedeng laging ganun. Medyo maraming mayayabangan sa iyo, di ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi naman porke pinuna mo, itama ka, di ba? May mga tama rin siya sinasabi si Rendon, pero hindi naman lahat dapat pinupuna. So, ngayon, ito, pinansin siya.
pa. Eh wala, hindi na rin siya, hindi nagsasalita si Ren doon. Kahit sa social media niya, wala, hindi rin sasalita. Yung uling pula niya kay Paolo Contis, si Rendon. Kasi ano rin ako ni Rendon eh. Nakaano ako sa Facebook page niya. So, ayun lang. Kasi gusto ko lang manglaban to. Pero mukhang hindi mangyayari. Dahil alam natin naman si Boss MG, tsaka si Boss MG, alam niya naman din yung bata niya, si Rendon, na hindi marunong makipagsuntukan talaga. Basketball lang laro. So, tuloy natin to. O kaya naman gusto niya lang talagang maging super duper sikat dito sa Pilipinas. Kasi actually, he only have 200 or 300,000 subscribers. Ito yung nakikita niya na way para mabuhay yung kanyang pagiging vlogger. Ewan ko, I don't know. Pero pwede rin yun sinabi ni MG, sa Boss MG, sa channel niya. Pero hindi mo rin din kasi mapapansin, syempre nasa ibang bansa yun eh. Baltingin, kung talagang sinabi ni Boss MG, walang pakisa pera si Salt Papi. Hindi dahil sa subscriber, diba? O pwede rin supporta ng mga kapwa Pilipino kay Salt Papi, pwede rin yun. The sure thing is hindi siya lalaban sa Battle of the YouTubers for the money. Pero anyway, syempre magkakaroon naman kami ng usapan. So, dahil syempre, makaka-attract siya ng maraming tao. Oo. Makaka-attract siya ng international na viewers. Kaya, which kaya-kaya naman ng site namin. Ang ganap live tab ko, pwede rin ang mga OFW manood dyan. Even sa February 26, mga ka-offer ko. Pwede kayong bumili just for 99 pesos. Mapapanood yun na. Boy, yung main event, Boy Ungas versus Boy Papak. Okay? Nandito sa baba yung register link. Rapid. Now, yun lang. So, sa tingin ko, for me, pag-usapan na lang natin nung kapo namin at yung kapo nyo, yung kung magkano yung para yung kailangan namin ilabas para matuloy ito, because we are very interested. So, yun, Salt Papi, at syempre sa management mo, we are here. Naghintay lang kami ng alam ko few days na lang kakausap na tayo. So, tingnan natin. Dito lang kami. You guys know how to contact us. So, yan. Maraming salamat mga ka-homerago, at syempre isang karangalan na mabanggit ni Salt Papi. Isang karangalan yun. So, yan. Dahil syempre, nakakapagbigay na rin siya ng karangalan sa Pilipinas. Oo, so, totoo yan. Nanalo din siya a week ago. Yan. Kaya nga. Yun, mga ka-homerago. Maraming salamat. So, yun. Hindi pala talaga matutuloy. Kala ko, pwede sa basketball hamunin ni sa basketball na lang. Pero siyempre boxing ang laro na ni Salt Papi. So hindi pala ko dito hamunin na lang ni Maagago sa basketball, Rendon versus Salt Papi. Pero wala pala. So ang mangyayari is sino man nalang kay Boy Tapang tsaka kay Boy Ungas sa Battle of the YouTuber dito kay Maagago. So, wala na akong pake doon. Ang inaano ko lang, yung gusto ko mangyari yung kay Rendon tsaka kay Salt Papi po. Pero malabo pala mangyari. So, yun lang. At least, napanood ko kung ano yung sinabi ni Makagago tsaka yung pag-away ng salita niya, hindi mayabang. Baga, parang yung straight lang. So, yun lang. So, hanggang dito na itong video na to. Kung gusto niyo yung mga YouTubers, Battle of the YouTubers, panoorin nyo na lang kay Makagago. So, hanggang sa susunod ulit. Peace.